Day 11. Yan. Araw ng paghahatid natin sa Inang sa kanyang huling hantungan. At yan na, umaga-umaga nagpe-prepare ng mga makakain sila. Pancho, sila, Kuya Robert, napakaaga niyan. Madaling araw pa lang nandiyan siya na nagluluto. At yan yung mga nakahandang pagkain para sa mga makikipaglibing. At yan niya, dumating na rin yung mga taga-talampas. Sila Tito Chris, tsaka sila sa mga pinisa ni Tatang yan sa taga-talampas. At ito, mga nagdating na rin yung mga magpipinsan. Yan si Tito Pito, nandiyan na yan. Hindi pa nakakatulog yan. Mga nagdating na rin sila Isan Aisa. Tsaka si Teresa, tumawag na rin. Sila Lola Laga. Tsaka yan yan. Yung mga kamag-anakan natin, yung mga magpipinsan na siyempre, unti-unti nagpapaalam tayo sa inyo dahil huling pagkakataon na masisilayan natin siya at maaaring masabi natin kung yung mga bagay na pwede natin mabanggit sa kanya. Sa paniniwala nga ng karamihan, siyempre, hindi pa naman agad nawawala rito sa loob ng Inang. Nandiyan lang yan sa mga palipaligid natin at may tinatawag na pasyam 40 days. So, kung hindi naniniwala o kung naniniwala, siyempre, kanya pa talagang bilib yan. At saka yan, yan ang kato ng kapela at ito na picture-picture na dahil mamaya-maya ipiprepare na yung paglalabas ng Inang. At saka ito, ang tropa ni Jeffrey na magbibigay ng konting musika sa paghatid sa ating Inang. Ang lolo ko na kasi namin nung inilibing may musiko din. At saka nung mga nakarang araw, nagbigay na rin ng patugtog ang Tito Haji dyan sa mga kasama niya sa Hiyas. Napakasusolid, napakagaling ng banda ng Hiyas. Talagang napakalinis ng tugtugan, accurate, talagang nakatono, galing, magaling, napakausad. Professional na professional yung mga dating ano, mga player ng Hiyas. At saka ito na nga, ang pamilya ng Tita Neneng, medyo kulang sila kasi yung iba may mga lakad pa at nadating, pero kung napuno yan, kung dumating yan, punong-puno yung loob na yan kasi nga malaki silang pamilya. Kaya ito, si Tito Arnold de la Arnie, siyempre sinama na nila si Dayan na nasa cellphone. Kahit na nasa ibang bansa, nagpuyat na abangan ang ganap sa libing na aming dola na si Inang Paseng, aming Inang. Kaya ito na nga, maya-maya, iaayos na rin ang paglalabas sa ating Inang sa aming bahay. At mamaya magdadatingan na rin yung mga ilang kapatid niya. Dumating na rin, una na rin dumating dyan si Lolo Piling, kapatid ng Inang sa Bukid. At ang mga Lola Urig, Lola Ine, nandiyan dyan, magdadatingan na rin yan. At Lolo Erneng, na parang ang pahiwati, siya lang ang inintay nung mga nakaraang araw. Kasi nung nakaraang araw na umuwi si ang Lolo Ernie, sabi niya nga sa ang Inang, siya lang ang pinuntahan niyang buhay kasi nung sa lahat ng mga kapatid niya nakapupunta niya na lang ng halos patay na, pero ngayon ang Inang bago mamatay, nakita pa sila o narinig pa ng Inang ang boses ng kanyang kapatid na si Lolo Ernie. Kaya ayun niya, parang ang konklusyon, parang siya lang ay hinihintay. Pero yun niya, isa sa pag-aaral, ang huling kahuli-huli na nawawala sa parte o sa kamalayan ng tao ay ang tenga. Kaya kahit na wala ng pintig ang puso niyan, pero yung tenga niyan na nakadirekta sa utak ay nakakarinig, nakakaunawa pa. Kaya sa mga huling sandali, pwede pa natin sabihin sa mga mahal natin sa buhay yung mga gusto natin sabihin. Pero ayun niya, kami ay nagawa namin yun ng mga huling gabi o ng mga huling araw. At nagpapasalamat tayo sa mga nakiramay na kamag-anak. Napaka solid, napakadami, nakipaglamay. Hindi rin namin na-expect kasi nga akala namin hindi pupuntahan yung lugar namin kasi nga hindi pamilyar sa mga kamag-anak kasi nasa Rapela. Pero ang talagang bahay ng Inang sa matanda, sa Sonsi, sa Makinabang. Yan nga, nagdatingan, dumating na rin ang Lolo Erneng. At tsaka ako, makakawit yung kami nito kakaabot. Dahil nga sa daming apo, daming kamag-anak.
anak na mag-ano, yan yung magkapatid, Lolo Ernie at saka Lolo Piling. Si apat na lang silang buhay halos na ayan, malalakas at may mga edad na rin. Tsaka ito nga, sila yung huling nagharutan pa nung mga panahon na yon. Na sabi niya, pagaling pa, palakas. Pero yun nga, parang siya lang ang hinintay. At nung kinagabihan, syempre, kompleto ulit yung anak. At nung kinagabihan niya na yun, bago mag-alauna, 12:30 ay napansin nga namin wala nang hininga ang aming lola, ang aming ina. At ayan nga, ang apat na natitira magkakapatid na Santos, ang Lolo Erneng, paboritong kapatid ng inang, dahil nga kuya yan, tawag niyang kuya kasi inyong kauna ng panganay na lalaki sa kanila. Nagkasunod-sunod siya siyang puro babae, tapos na nagkaanak ng lalaki ang Lolo Buwe. Eh, yun niya, si Lolo Erneng. Kaya ang tawag nila kay Lolo Erneng ay kuya. Tsaka yan, mamaya-maya ilalabas na nga. At syempre, mga anak ay magpapakita ng talagang pagkakataon na mamimiss talaga nila ang ilang. Ganun talaga ang buhay. Lahat naman tayo darating sa ganyan. At walang nakahandang loob na makikita ang mahal natin sa buhay ay tayo lilisan. Sa tumbata na ito, napakabibo na apo ng lola ng Ati Risa. Papaalam na siya kay inang. Tsaya niya, unti-unti nang nilalabas yung mga gamit para maumpisahan na ang paglalabas sa inang. At yun, syempre may mga kaugalian o tradisyon na ginagawa kagaya ng ganyan o paniniwala kagaya ng ganyan na pagbabasag ng mga bagay-bagay. At ayun niya, nagulat pa yung buti na lang hindi na ibaksak ang inang nak ng toko talaga. At si ate di sinabi. Tsaka yan nga, nilabas na ang inang sa aming bahay. Talagang marami naghihintay sa simbahan noong araw na yan. Wala na. Dadaanan na lang po. Ito po yung sa tubig.
Yun nga, medyo naubusan kami ng tubig at nakita ko si Insan Tomas. Sabi ko, Insan, sakay mo ako. Pupunta ako sa OSAVE, sa tapat ng simbahan, para bumili ng tubig. At ayan nga, isang mabilisan yan. Dahil nga, nagmamadali kami at yung mga nakipag-libing ay medyo kinakapos sa tubig. Dahil napakainit nung araw na yan. Ang lolo namin nung nilibing, ulan naman ang ulan, lahat kami may sore ay salos nun, mga bata kami, at nakita niyo talagang punong-puno yung mamaya makita, halos puno talaga yung simbahan, at saka niya yung mineral water na kinuha natin sa OSAVE. At saka ito si Lolo Mading eh medyo tinulungan na ako dahil nga nakita niya, nabibidyo-bidyo rin ako dahil nga siyempre gusto natin i-document yung pangyayari nito, na minsan na lang natin makakasama ang ilang at maihahatid sa kanyang lingantuhan. Nakita nyo naman yung mga apo, halos yung mga nakaputi na yan, yung mga kamag-anak namin. Yun nga, maraming salamat sa mga kamag-anak natin na nagpakita ng kanilang pakikiramay sa huling sandali na ating paghatid sa ilang. At ito nga, nagdi-distribute na rin yung mga yan, sila Lolo Mading ng mga tubig, dahil talagang sa sobrang init, kinapos. Kaya umorder ako ng apat na ano, basta ano, hindi ko alam mo ano tawag doon, at saya niya nagsasero mo na yun, bibigay na ng ano ang pare na ito yung napakagandang tagasagot, hindi ko ano tawag sa mga ganyan eh. Basta yun, muli maraming salamat syempre sa pakikiramay. Po sa inyong lahat. Ito po ay nagpapasalamat sa mga piramay, sa pamilya Santos, sa pamilya Santiago, sa pamilya Peralta. Maraming salamat po sa pagdamay, pagdamay sa aming naranaman sa pagpigantikan. Kaya yung mga kamag-anak, kaibigan, kasama sa amin, pagpagalang hati, yung mga pagpulang sa inyo lahat ng amin. Tapos po, sumpasasalamat sa inyo po, lalo higit sa amin po, na ang amin po na, nabilis ka na amin, alamahal ka na amin, pero nasa pagbuti ka na gaya ka na mamayro kami po, kaya
tandaan mo pa ba? Tayong dala ay unang nakita panahon ng kamuslusan. Sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo na simula. Pangarap ko simula. Tandaan mo bukit ang puso sa puro mangga at ang inalay ko gumamela. Magahawak kamay sa dalampasigan, malaya kulat ng mga ito ang bukita ng ating lumilipas ang panahon. Gabiak ng ating unita, ang mga puno't halaman. Bakit kailangan lumisan? Napanahon may babalik ba ang kakaroon? Kung ikaw ay nabalik tulad ko rin ang iyong pananabi, makita ang dating kalunan, tahanan ng ating dula. Pangarap ngayon ay naglapunan, sana hanapin pa. Lumilipas ang panahon, gabiak ng ating unita. Sa paglipas na panahon, bakit kailangan din lumisan? Na panahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kakaapon? Saktawin lang. Yun, very good. Kapon. Okay, nawala kayo. Nawala. Nay, alaga mo, kasaway! Nasawa pa ako. Dalas naman. Pinipo na naman ka naman. Nenleng. Isang pito-pito, isang walo-walo. Diba si Nenleng walo-walo? Anak mo. Inang, maraming salamat sa pagkakataon na
ikaw yung naging lola namin. At maraming maraming salamat sa pagkakataon na nauunawaan mo yung mga bawat sitwasyon ng bawat isa. Ikaw ang nagbuklod sa iyong mga anak nung nawala ang tatang. Gabayan mo ang bawat pamilya. Alam ko naman gagawin mo yun, ina. Alam ko naman na sulit na yung 88 years na biyaya binigay sa iyo ng Diyos. Maraming maraming salamat, inang, dahil nakasama ka namin at nagsama-sama tayo sa iyong mga huling sandali. Mahal na mahal ka namin. Hindi sapat yung salitang mahal, basta nang naramdaman mo yon na noong ilang araw na ating pagsasama, basta mahal ka namin. Pasensya mo na ako, hindi ako nakakadalaw sa'yo ng mga panahon na talagang kinapos din ako. Na malapit ka na palang mawala. Hindi ko na isulit yung mga araw na yun. Basta mahal na mahal kita yun, ah. Mahal na mahal. Talagang mahal ka namin. Pasensya mo na yung mami kung lagi kayo nag-aabangga anong araw. Patawarin mo yung mga anak na nagkatampuhan, nagkaganyanan. Basta, yun lang, mahal na mahal ka namin. Sa ngayon, hindi pa namin nararamdaman yan na wala ka na. Pero sa mga susunod na panahon, susunod na okasyon, mararamdaman namin yung pagkamis sa'yo. Yung mapatawa lang namin, yung narinig lang namin yung boses mo, malaking bagay na sa amin yun. Sa mga apo na makakapanood nito balang araw, sa mga tao na makakapanood nito, pahalagaan natin siyempre yung mga mahal natin sa buhay. Hindi man tayo sapat, financial na bagay, yung presensya natin na makakasama tayo ng mahal natin sa buhay, napakalagang bagay pala sa kanila yun. Tsaka darating pala talaga tayo sa punto na tatanda tayo, mag-iisa tayo, magkakanya-kanya yung mga magiging anak natin at sarili na lang natin yung talaga makakasama natin. Sa panahon na yun, huwag natin kakalimutan tumawag sa Diyos. Ayun lang. Siya na lang naman talaga nagbigay ng buhay. Siya lang may karapatang bumawi nito. Asay nang maraming salamat. Mahal ka ng mga anak mo. Hindi man tayo perfecto, pero mahal na mahal ka ng mga anak mo. Salamat sa iyo. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Hanggang sa muli, sa ating mga pagkikita, nawa mayakap ka namin ng isang masarap muli. Salamat nga pala sa isang yakap mo sa akin nung bago ka mawala. Maraming maraming salamat. Hindi ko makakalimutan yun. Tito Aje, pinagluto lang si Yan. Tito Arnold, nagpakain lang ng manok. Mamaya, babalik ko yun. Mamaya may konti. Ano ang bago ni Panyama? Apa? Bago ni Panyama. Ubas? Balato ko, yung pahamu ba? Hindi pa ba binibigay si Balato na? Hindi nga. Naku po pala. Hindi pa pala binibigay sa iyo yung Balato. Kaya nga. Mamaya may kote yun, mamaya may. Yeah. Patamahin mo ulit. Pinatama mo. Pinatama mo na nga. Patamahin mo lahat. Para boga verde mo. Na? Bebek, tatama. Bebek, tatama. Tatayaan ko yung G-strength na sinasabi mo raw. Taya natin bukas ang bulto. Basta pagaling ka para sa birthday mo eh. Sibo na, ikakasal pa. 8. Ha? 2-11? 2-8. 2-8? Atayan natin. O, sige.
Los 8, tatati bukas yan. Dalawa sa ayahod. Dalawa sa ayahod? Dalawa sa ayahod, makalahod. Dos 8 yun, dalawa nakaluhod, no? Ganun pala yun. Kasi mag-asawa nakaluhod. Tapos, dos. Dalawa, 8. Sa 8 ikakasal eh. Ganun pala yun. Sige, sige, sasabihin natin, 2-8, tataya natin bukas yun. Ha? Huh? Oh, pag 2 pala, 2 nakaluhod, kaya 2-8. Sige, sasabihin natin, numero nila yung 2-8. Baka umabol pa eh, baka pag 2 litso na yun, oh. Bye-bye.